Tapos, kinagabihan, siyempre, me time. Nanood ako si Bono. We do without you. Maraming salamat ha, kay Bono. Nag-enjoy yung mga kapwa nating kababayan. Ng U2. Nanood tayo ng U2. At sa maliit nating kaparaanan, yung ating saya na tinatamasa, isinare lang natin. Nilive natin. Isinare lang natin sa ating mga kababayan. Bakit? Kasi nung araw, ba't naman ako hindi malulugod? Tuwan-tuwa po ako habang nanonood ako ng concert ng U2. Nung araw, sa radyo lang yan, napapakinggan. Dahil sa, nung ako nagsasidecar, nung pedicab driver ako, may stereo yung radyo, yung sidecar ko. Doon ko lang napapakinggan yung U2. No? Hindi ako makabili ng tape or cassette or deck. No? Ala, nga. Tululaway, yung mga galing Saudi, may dalang tape deck yun, no? Yeah. Tapos nakikinig ka na lang. O kaya, pupunta ka sa DWKC. Di ba? 93.9. Nung araw, no? Pero parang naman 93.9 ngayon. Julius, bakit ako maraming green? Sa screen. Green ba yan? Sa ano mo, wala naman. Malinaw naman. Okay. Sige. Baka mamaya, nag-alien na to. Alien! Alien! Raise the rope! Si ISKO! Basa! Ayun! Sana itala. Anyway, maraming salamat do sa nagbigay ng libreng ticket sa akin. Thank you very much. Okay. Good news, mga kababayan. Sa maniwala kayo sa hindi. Ayan. Abono. Audience lang, nagbasago. Ayan. Isang balita dito sa The Capital Report. Audience, nabukulat. Ba't? Nabali ang upuan. Okay, good news. Ayan, talaga hindi ko kaya. Hirap na ako eh. Pero good news pa rin. Good news. Mga kababayan, sa mahabang panahon, may mga kumpanya nagipit or maring hindi nagbayad dala ng kinapos or ayaw lang talaga magbayad, dala ng wala silang tiwala sa pamahalaan. Or, maaari ring sila'y inaargabyado ng pamahalaang lungsod na kanyang kinabibilangan. Anong good news? Habang panahon, may diskurso, may kaso pa. Nagkakasuhan yung private sector, saka government. Kaso. O yan, kaso-kasuhan. Ano yan, masakit yan. Pagka meron kang rayuma, arthritis, kaya dapat walang aw sa paw. Yan ang tirahe mo. Kaya Bengay, kaya Tiger Balm. Mga kababayan, good news. Maraming salamat, Attorney Paul Vega. Maraming salamat, Levy Pacundo, Director Levy Pacundo. Maraming salamat, Treasurer Jazz. Mga kababayan, sa loob lamang ng Disyembre 9 hanggang 12, tatlong kumpanya pa lamang, mga kababayan, nakasingil po tayo ng 150 million pesos. Yan po yun. Maraming salamat sa University of East. Maraming salamat sa Mapua. Maraming salamat sa Far Eastern University. Nakalakap po tayo, nakalikom po tayo. 150 million pesos.
Maraming salamat sa tatlong eskwelahan na ito na nagtiwala kayo muli sa pamahalang lungsod ng Maynila. Oo. Di ba? Ayan, no? O, ayan, nasa screen. Ayan po mga binayaran nila. Di ba nakakatuwa naman? Dati, zero. O, sa kwentada, maraming kwenta. Pero wala wenta. Di ba? Ako po ay naniniwala na kung ano man si Yorme ngayon, kung ano mang klaseng mayor, anong klaseng pagkatao, meron si Mayor ngayon, yung kanyang personality. A lot of it was shaped during his childhood years, kung saan po naging basurero siya, naging pedicab driver. Lahat po ng mga hugot niya nung panahon na yon, lahat po ng mga hinanakit niya, o lahat ng mga paghihirap niya nung panahon na yon, it helped shape who he was as a person. Kasi po, pag meron tayong nahaharap ng mga challenges, ng mga kahirapan sa buhay, dalawa lang po yan. Either sumuko ka o mag-give in ka dun po sa challenges, sa kahirapan, or gawin mo itong fuel para pagbutihin yung sarili mo. At ganoon po yung nagawa ni Mayor Isko sa sarili niya. At ganoon din yung gusto niyang ipahatid para po sa mga ibang tao ngayon na nahihirapan sa buhay. Lalo na dun sa kanyang lugar sa Tondo kung saan siya lumaki. So, yung pong sa YouTube, yung nakakatawa po, na-enjoy niya talaga yung concert. Ako po, hindi din ako nakapanood, and nanood lang din ako doon sa FB Live ni Mayor. So, nakakatawa din kasi kahit papano, narinig mo yung mga kanta, nakita mo yung mga performance, and nakakatawa yung, ang galing talaga ng banda na YouTube. So, ayun, nakakatawa lang po na kahit sa ganung concert din, may hugot pa rin si Mayor Isko. Pero at the same time, nakaka-inspire din yung kanyang storya. And maraming nga nakapanood nung sa YouTube na wala naman ticket, di naman nakapanood. Pero nakapanood dahil sa FB Live niya. Yung buti nga hindi binlock ng FB. Usually pag may mga kantang ganun, ipapatigil na lang. Pero umabahaba yung kay Mayor. So nakakatawa kasi nakapanood ka agad. And matagal, nandun pa rin ata I think. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung sa post niya. Hindi pa rin tinatanggal ng Facebook. Kasi alam ko medyo stricto sila pagdating sa mga ganun eh. Pero buti na lang nakalusot. So, thank you very much guys. See you po sa next video natin. We'll be doing more videos sa Capital Report and yung mga ibang activities pa today and tomorrow. Siguro follow up din natin yung sa Recto. So, yun guys. See you po sa next video natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.